siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa Son and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery is the resurrection of our Lord Jesus. He is not here, but has risen. Behold the place where they laid him. Mark chapter 16, verse 6. God the Father raises Jesus from the dead, vindicating him. His words, his way of life, and his witness to God's unconditional love. Jesus' resurrection signifies that God's love, not sin and death, is the first and last word of our existence. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The second glorious mystery is the ascension of our Lord Jesus Christ. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. Mark chapter 16, verse 19. The eternal Son returns to his eternal home, having accomplished his mission on earth, that of incarnating the Father's everlasting love for humanity. The risen Christ now sits at the right hand of the Father as Lord of humanity and history, drawing all of creation into God's eternity. Our Father in heaven,
Holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. And suddenly there came a sound from heaven, and there appeared to them tongues of fire, and they were filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2, verses 2 to 4. Jesus sends the Holy Spirit to dwell within his disciples, empowering them to love unconditionally as Jesus has, and to continue Christ's mission of establishing God's kingdom and of gathering all humanity into God's loving embrace. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace,
The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary. All glorious is the King's daughter as she enters, her raiment threaded with gold. Psalm chapter 45, verse 14. As God raises her, faithful mother of our Lord, body and soul into heaven, Mary becomes the first heir of Jesus' eternal life. In Mary, we glimpse our final destiny. For what God has done for her, God promises us too: bodily resurrection and eternal communion with God and all creation. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Our Lady as Queen of Heaven and Earth. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Revelations chapter 12, verse 1. The lowly handmaid of God becomes the Queen of Heaven and Earth. Through her faith, courage, and self-surrender to God, the Lord has been able to accomplish His plan of salvation. And Mary is the first among the redeemed. We pray for her intercession, that we too might be faithful to her Son and be led to the faithful, eternal love of God. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Hallelujah. We worship you. We acknowledge your presence, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin at sinasamba dakilang Yahweh El Shaddai sa oras na ito kasama ng mga taong sa iyo'y tumugon. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong katapatan at kabutihan. Patuloy po kaming nagpapakumbaba at inaaming wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Pagpalain mo po ang oras na ito. Mangusap ka po, Panginoon, makilala ka, madakila ka, at patuloy, O Diyos, maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang kagalingan, at patuloy na kalakasang bigay mo sa iyong mga anak. Panghahawakan namin ang iyong pangako, panghahawakan namin sa aming buhay ang iyong katapatan, at hayaan mong sa oras na ito, kasama ng mga kapatid kong nasa Zoom, nasa FB Live, maging sa YouTube, maranasan El Shaddai ang tagumpay na nais mo para sa iyong mga anak. Salamat sa iyong paghahari, salamat sa iyong kaharian upang patuloy na ang buhay namin sa mundong ito'y makaranas ng patuloy na kasiglahan. Salamat po El Shaddai sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Panginoon. Thank you.
Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Oh, we give you praise! Hallelujah! Thank God, my dear brothers and sisters in Christ! It's Sunday! Hallelujah! Kaya naman ngayong araw na ito, salamat sa mga kapatid natin na sa iba't ibang bansa na kasama po natin sa Zoom. Thank God! Meron po tayo sa California, ayan, no? Si Brother Philip, si Sister Edeline. God bless you, Brother Philip. Salamat sa pag-join, Sister Edeline. At sa iba pa natin mga kapatid, talaga naman pong nakaka-bless sapagkat ang salita po ng Diyos ay palagi po nating nararanasan. Kaya naman nakaka-bless po yung sinabi ng ating minamahal na punong lingkod. Nung ako po yung nag-duty sa kanya, sinabi niya nga po sa amin na, alam mo ba sa tuwing nakikita ko at naririnig ang himala ng Diyos sa ministering ito, sa gitna ng kanyang hirap at pagod, lumalakas po siya. Nagbibigay sigla po sa kanya. And thank God, this opportunity na ibinigay sa akin ni Yahweh Shaddai sa ministry pong ito at na-assign po dito sa Hong Kong, mga kapatid ko, napakalaking blessing po. At salamat, eto na naman tayo. Here we are again, mga kapatid ko. No, it's Sunday. And thank God, last day of January. Wow! Tomorrow is February. Wow! Napakabilis po ng oras. Ano, no? Kaya naman, dyan lang kayo. Dito po kami. Nabe-bless po kami ni Brother JR. At patuloy po kaming hangarin sa tulong po ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay mapuspos ng kanyang Espiritu Santo. Brother Bethoven, Tadeo, Borlongan Jr. And thank God. Hallelujah! Atin pong pag-uusapan sa oras nito, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na isinulat ni San Marcos, Kabanatang 1, ang talata po ay 21 hanggang talatang 28. The Bible says, "Then they came to Capernaum, and on the Sabbath he entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with the unclean spirit. He cried out, 'What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.' Jesus rebuked him and said, 'Quiet, come out of him.' The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him. And all were amazed and asked one another, 'What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him.' His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee." Mga kapatid, sinasabi naman po sa Tagalog version sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 1, ang talata po ay 21 hanggang 28. Sabi po ng mabuting balita, nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya, pati ang masasamang espiritu, at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea
ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Yan, salamat po sa mga naka-zoom. Salamat din po sa FB Live at sa YouTube, sa atin pong channel, mga kapatid ko. At patuloy po natin i-share, i-subscribe ang El Shaddai, yung pong may kamay. Ayan, ano, para po at i-like po natin, then i-share po natin sa iba. That's the official of El Shaddai Hong Kong chapter, okay? So mga kapatid ko, bago po tayo magpatuloy, alam kong napakaraming pagpapala ang nararanasan po natin, no? At salamat po sa mga taga-California na nag-like po dito, nasa live po natin sila. Sabi po ni Brother Philip, tama-tama na Brother Philip, gabi po dyan, patulog pa lang po yung mga tao. Ano? Tama-tama po, no? At iba-iba po ang oras natin, pero thank God, maging sa London din, kala Sister Betty, salamat po sa kanila. Kachat ko po siya kahapon, paggabi, pero napakabuti po ng Diyos. Kaya salamat po kay El Shaddai, salamat sa ating minamahal na punong lingkod. Siyempre, siya po ang ating punong lingkod, first and foremost. Kundi dahil po sa kanya, wala si Brother Bethoven sa inyong harapan. Ano po? No, kaya naman, ako po'y nagpapasalamat kay El Shaddai. At sa mga disciples, sa lahat po ng mga PFCC, sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas na nanonood, dyan lang po kayo, it's Sunday. Kung ano man po ang inyong mga ginagawa, relax lang po kayo. Pwede kayong tumingin, pwede na namang hindi. Kung may problema ka naman, pwede kang matulog. Kung gusto mo naman, pwede ka namang maglakad-lakad. It is your choice kung ano ang gagawin mo. Ang mahalaga ay importante, di ba? Okay, so sino ba ang gustong mag-share po sa inyo, mga kapatid? O, saan ba yung sister nating mag-share, brother? Anong? Nasaan ba siya? Yung nagsabi po na sister, nasaan ka gaho ba? Ayan, ano? Nasaan po? Ayan, si Sister Edith. O, Sister Edith, paki-unmute ang iyong cellphone, Sister Edith. Paki-unmute, yan. Okay, Sister Edith, pasok! So, brother, good afternoon. Good afternoon. Hindi po siya. Gamitin ko lang po yung cellphone ni Zoom ni Sister Edith. Kasama ko po siya ngayon. Nandito kami sa bundok, brother. Ah. Ako po si Sister Marisa de Leon. Ah, po, Sister Marisa. Opo, hello, Sister Edith. Okay. So, yung katotoo ko lang po, ang papuri parang alas sa Panginoon. Dahil po yung talaga pong ang pagmamahalan Diyos ay God is good all the time. Amen. Dahil po, ang share ko po yung amo ko dito dahil pa-third contract ko na po, ang inaalagaan ko po ay si Lola, which is si Lola po ay pinakamabait natin. So, sa pa-third contract po, talagang grabe po yung naranasan ko kay Lola dahil first time po nilang kumuha ng katulong. Talaga pong ang pagtitiwala, wala pong tiwala si Lola. Talaga pong within 4 years ko po sa kanya, talaga pong pag-share masama po Allah sa kasi pala niya ang katawan niya, luto ko, ganito, ganyan. So talaga po pag nagalit po siya sa akin, pag sinagot ko po, pinalalayas niya ako sa bahay. At talaga pong pinatatalo niya ako sa bintana, mamatay ka, ganyan. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ang mga amo ko po, alam nila yung ugali ng nanay nila. So sabi lagi nila sa akin, every day, take patient to my mother. So awat po ng Diyos, patuloy pong pananalangin with the power of love. After po ng 4 years ko sa kanila, sa 5 years ko pong pasok na 5 years, doon ko po na nag-umpisa po ang love story namin ni Lola. Oh. Natanggap na po niya ako, nakakapasok na ako sa kwarto niya, which is nagpapatulong na din po siya magpaligo sa akin, at which is pag pinapaliguan ko po siya at pag hindi siya makapagkaya ng sarili niya, sinusubuan ko po siya. Ang sabi niya sa akin, salamat dahil nandito ka para sa akin. Ang sagot ko lang po sa kanya, magbabait ka lang, huwag ka lang masungit sa akin kasi ako may mabait sa iyo. So, salamat po sa Panginoon. Nagkaganon mo, tahimik siya. So, ang nangyari po't naganap. So, patuloy ang love story namin. Dalawa, ganito, ganyan. So, salamat po sa Panginoon. Ito po October after may talagang bonggang birthday at nagsisenta po ako senior na.
After wow. ng birthday ko, mm-hmm. si Lola po ay nagdi-dinner sila, which is sa hindi magandang pangyayari. Buti po nang nangyari ang mga anak niya ay nandiyan. Sa pagtayo po niya sa pag-after ng dinner, natumba po siya, brother. Mm-hmm. Which is nasa kusina ako. Noon pong pagpasok sa salas, na si Dorola nasa sahig na. Umpisa po noon, hindi na siya makatayo. Mm-hmm. So, more than two weeks ko po siyang inalagaan sa bahay, nagda-diaper, lalo po siyang umiiyak pag talaga pong yung talaga pong care niya, naramdaman niya sa akin. Umiiyak po talaga siya sa akin. Sabi ko, Lola, don't worry, andito ko para sa iyo kasi busy po ang mga anak niya. So, anong nangyari po after po na noon, sabi ko, sir, pwede bang ipasok na natin sa ospital ang nanay mo kasi parang something wrong na sa kanya na hindi ko na, natatakot na po ako kasi nagka-bedsore na siya. So, anong nangyari po, tumpan siya sa ospital, which is, after pumasok po siya ng ospital, mga November na po, first week of November, pagkatapos noong second week of November, so 2 months po siya sa ospital, noong po January 9, pinawian na po siya ng buhay. So mangyari, brother, noong nag-recommenda sa akin kasi itong amo ko ito, recommenda ng dati kong amo. So ang sabi ng dati kong amo, nung nalaman niya, kasi mag-friend sila ng amo ko, sabi niya, don't worry, nalaman ko si Lola, pero don't worry, sa trabaho mo, huwag kang mag-alala, nandito lang akong susuporta sa iyo. So sabi ko, diyang ka lang, basta huwag mo din anuhin ang amo ko, ang Diyos ang kikilos sa lahat ng bagay. So salamat po sa Panginoon ng prayer ko na talagang manatili ako sa amo ko, bagamat sabi ng amo ko dati, kahit ang ina ko hindi pa dapat alagaan, doon ka dahil ayoko pang umuwi ka sa Pilipinas dahil ang plano ko na pang hindi na ako i-recontract ng amo ko, mag-for good na ako. So ngayon po, ang papuri sa Panginoon, ang kahilingan ko po talaga, manatili ako sa amo ko. So, thanks po sa Panginoon, kahit po ang mga negative ang narinig ko, pasok ko lang, sabi ko, Lord, ayun ang, at tuwing mag-ano kayo ng prayer request, itinataas ko passport ko, kontrata ko, ganun kay Brother Mike, papuri po sa Panginoon, noon pong last Tuesday, Wednesday, sinurprise po ako ng amo ko, lalaki, ang sabi niya sa akin, bibigyan kita ng early Chinese gift. So nabigla po ako, kala ko cash. So ang sabi po niya sa akin ay alam ko, don't worry about sa iyong trabaho dahil sabi niyo sa akin, don't worry, ibibigay ko sa iyong early Chinese New Year gift ko sa iyo. Wow. You will stay with us, sabi niya po. Amen. Sa akin. At sabi po niya sa akin, actually, ayun, sister-in-law ko, kinukuha ka ng kaibigan niya kung hindi ka na namin kailangan dahil gustong-gusto ka nila. Which is, ito po dati ko rin amo, sabi niya, dito ka sa nanay ko, sabi ko, huwag kang mag-antiyan, nanahimik ka lamang dahil ang Diyos na pakikilusin ko dito sa pangyayari, ito gusto ko manatili. So, at sinabi po ng amo sa akin, your early Chinese New Year, ibibigay ko sa araw na ito, hanggang gusto mong manatili dito sa akin, wow. Ito ang bahala. So, papuri po sa Panginoon, which is ang dati ko po rin amo, pag sila po ay mga special occasion, sila na po ang pumupunta sa aming baba para po dalhan ako ng regalo ng mga Chinese New Year lalaisi. So, salamat po ako sa Panginoon dahil himala at Panginoon patuloy pong pinagkakaloob niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya Lord, ang papuri, ang pinakamataas na papuri at parangalay sa Diyos. Ang cremate po ng lola ko, totoo po, ay sa February 4 pa po. Pero tinanggap ko po ang higit pa sa sapat na pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya brother, okay. Salamat kay El Shaddai. Ang papuri pa sa, so may po, punta ko dyan magbigay ng tithes. Okay. Sige. Thank you. God bless you, sister. At least, I congratulate you bago na wala ang iyong lolang inaalagaan ay nagkaroon kayo ng love story. The love that begins with everything. The love sometimes it hurts. Yan po ang nakikiyak, brother. Talaga nga eh. Love to curse all. Yes, correct. Okay. Kaya nga, kakantahan mo yung lola mo sana. At least in heaven, yung lola mo, sabi mo sa kanya, there's only you in my mind. Yeah. Oh. Sabi ng asawa ko, huwag kang kumanta ng kumanta. Opo, sorry. Okay, so salamat Sister Marisa, salamat Sister Edith sa pagkakataong naibigay niyo po para mag-share Sister Marisa. Ayan, ang biyaya po ng Panginoon. O, aral yan sa mga sisters natin na yung mga nakararanas ng mga kabigatan. Just sing a song, a love song from your dear amo. I would like you to sing a song comes from my heart. That even though it's so hard, just remember the love that
our begin with our eyes, di ba? Sabi nga po ng kanta, sa mata makikita ang kanyang damdamin. Ayan. Oh. Ayan. Ano? Okay. Sino po ho ang gustong mag-share sa inyo? Sunday. O, mga taga-Sunday. Sino ang gustong mag-share? Okay. So, meron po. Yun, si Sister Gloria. Tumataas ng kamay. Sister Gloria, nasa kabilang bundok. Okay. Pasok, Sister Gloria. Okay. Unmute mo, Sister Gloria. Paki-unmute ang iyong cellphone. Ayan. Paki-unmute mo siya. Okay, so aayusin lang natin ang ating pong sandali muna. Aayusin po natin ang ating pong sound sapagkat ayan. Okay. So, Sister Gloria, pasok. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon dahil ito po ay araw na nilalang niya para ihayag ang kanyang kabutihan at kapangyarihan. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat, magpapalang gabi, hapon o umaga sa mga kasama sa Zoom na ito. Nais ko lang pong ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay dahil tunay nga po na ating Diyos ay isang Diyos na buhay, na Diyos na walang imposible sa Kanya. Simula po nung November na 29, yung last na attend po natin sa Saikong. Then the next Sunday po sana is anniversary ng ating malaking gawain. Nagawa po ako ng prayer request na every Sunday po yun po ang ginagawa ko, magtaas ng prayer request sa ating Panginoon. At lagi pong kasama sa prayer ang aking mga kapatid. Isa po sila sa mga isinasama ko sa prayer dahil nice ko rin pong maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na tunay nga po, kilala po nila ang Diyos, subalit hindi pa po ganun kalalim para sa kanila maniwala or kagaya ng pananalig na nasa akin. So yung pong aking kapatid na lalaki, nagpa-renovate po siya ng bahay at nice po niya na ito'y paupahan. Subalit ilang buwan na po ang nakalipas na natapos ang renovation ng bahay, subalit wala pa pong tao na kumukuha para mag-rent sa bahay na ito. So wala po akong sawa na patuloy na isinusulat sa prayer request every Sunday. Lord, pagkalooban mo na po nung magre-rent sa bahay ng kapatid ko dahil para po makabawi din po siya sa nagastos niya sa pagpapa-renovate ng bahay. Before Christmas po, kabutihan po ng Diyos, sinagot po ang aking prayer request. May contractor na po na umupa sa kanyang bahay at before Christmas, nagkasundo po sila. At mayroon po siyam na tao na tumira sa kanyang bahay. At na isang malaking biyaya din po para sa kapatid ko dahil matagal na rin po siyang hindi nakababalik sa abroad. Kaya, Lord, tulungan mo po ang kapatid ko para po magkaroon din po siya ng income every month. Napakabuti po ng ating Diyos. Isa po ito sa biyaya at pagpapala, answer prayer na tinugon ng Panginoon sa prayer request na idinudulog ko po sa kanya. At ang isa po pong pagpapala na ibinigay po ng Panginoon, dito po ako pinagpala sa gawain na ito. Sabi nga po, maging firm po tayo sa pag-pray request natin sa paghingi sa panalangin. Dito din po ako pinagpala, dito po ako binigyan ng kasama sa buhay. At ang prayer request ko po, Lord, kung bibigyan po ako ng kasama sa buhay, amen. Ang gusto ko po yung nasa gawain, you know? Panginoon. Amen. Pero hindi ko po in-specify kung anong edad. Sasabihin yan, sana basta all. Gusto ko lang po, Lord, gusto ko pong makasama sa buhay, kasama ko na rin po sa gawain at nasa gawain. Pero hindi ko po inasahan na darating po talaga at i-answer prayer po ng Panginoon ang prayer request na iyon. Subalit, ang Diyos po ay talagang agad of surprise. Sinagot po niya ang aking prayer. Binigay po niya ang aking makakasama sa buhay. Dito nga po, kasama ko po sa gawain. Yes. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos dahil pagbunga po ng panalangin, wala na po tayong hahanap-hanapin pa. Dahil may takot po sa Diyos. Pagka siya po ang nagbigay ng ating makakasama sa buhay, wala ka nang ipag-aalala dahil may takot sa Diyos at nariyan gumawa siya ng bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, nandun agad ang conviction na banal espiritu sa kanyang puso. At ganun kabuti ang ating Diyos dahil tunay na pinagpala niya kami dahil
sa bukas po is our 6 years wedding anniversary. Congratulations. Our church wedding. Patuloy, dalangin ko po sa ating Diyos na ang pag-ibig na itinilin niya sa aming mga puso ay lalong mag-alab sa puso ng bawat isa sa amin. At sa more years pang amin tatahakin sa buhay may asawa, patuloy na hingit, dalangin ko po sa Panginoon na patuloy kaming palakasin, patuloy kaming Amen. Patatagin, at patuloy pa pong ibigay sa bawat isa sa amin pag-ibig na nag-aalab mula sa ating Panginoon. Yes. Dahil ang Diyos po ang nag-bind sa bawat isa sa amin pong mag-asawa. Sabi nga po, love conquers all. Yes. Dahil bago po kami nakasal, marami po kami pinagdaanan. Subalit, pagkalooban po ng Diyos, wala pong makahahadlang. Amen. God is good. Nangyari na gano'n po, nakinasal po kami. 2 times po akong pinakasalan ng aking asawa. Wow. Kinasal po kami, una is September 10, 2014, yun po ang aming first civil marriage. And ito nga pong church wedding namin is February 1, 2015. To God be the glory, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lang po sa ating Diyos na buhay, sa Kanyang kabutihan sa aming buhay. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Happy 26th anniversary. Dapat pala nag-vlog ka, Brother JR. Ni Brother JR. Si Brother JR po ang namasawa ni Sister Gloria. Kinikilig ako, Brother JR. Yung si Sister Gloria po ay nandun sa bahay ng kanyang amo. Iba ang kanyang mukha. Ngayon naman po ay talagang grabe. Nagniningning ang kanyang mukha. Kaya pala kasi anniversary. Anniversary nila. Wow. Katabi dyan, may mga sisters na nagsasabi, sana all. Pero wag kang magalang. Sa mga sisters na nagahanap ng partner in life, wag nyo nang isara ang inyong padlock. May susi pa rin nakalaan para sa inyo. At habang may buhay, may nakalaan si El Shaddai. Wag nyo kalimutan, si Sarah ay nanganak ng 90 anyos. Kaya pwedeng-pwede pa. Nakatingin po, at alam kong nakatingin sa akin, si Sister Girlie, pwede ka pang manganak ng 90 anyos, Sister. Diba? So yan, grasya ng Panginoon. Sa lahat ng may ka-anniversary, happy anniversary. Sa lahat ng may ka-arawan, happy birthday naman po. Yan. So napakabuti po ni Yahweh El Shaddai, no? At ganyang kasarap ang paglilingkod ni El Shaddai. Kaya talagang dito po sa Hong Kong, salamat kay El Shaddai. Kahit wala po kami prayer meeting, ang saya-saya. Sa Zoom lang po, talagang grabe po ang nararanasan po nating pagpapala. Kahit po ako ay nabe-bless sa Zoom, saka mga sharing pa lang po ng mga sisters po natin. Ano po, no? Na talaga namang grabe ho, no? Kaya pag nakita nyo sila, may naglalakad, may kumakain, meron pong nakatitig, meron naman pong kinakapa kung ano po yung kanyang ano. Okay? O, sino pa ho ang sino po ang gustong mag-share? O, Brother Philip, gusto mo bang mag-share, Brother Philip? Yan, ang ating bisita, si Brother Philip. O, paki-unmute nyo po, Brother Philip. Susunod po si Sister Edeline. Okay, Brother Philip, pasok! Brother Philip, paki-unmute po ang inyong cellphone. Paki-unmute po ang inyong cellphone. Yan. Okay. Yan. So, sige po, pindutin nyo po para makapagsalita po kayo. Wini-welcome po namin kayo. Salamat po kahit gabi na po dyan sa California, kayo po ay yan. Okay, Brother Philip, pasok. Next time na lang ako mag-share. God bless you, Brother Philip. Next time na lang. Yes, so Sister Adeline, pasok. Praise the Lord. Okay. Magandang umaga po. Magandang hapon po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters. Yes. Higit po sa ating Yahweh El Shaddai. Ako po ay nangako kasi na magpapatutuo para sa aking kagalingan po. Amen. Nung last 1 week or 2 weeks, ako po ay nag-tape po ng aming door box para sa door-to-door. Bigla pong may lumagutok sa aking tagiliran. Mm-hmm. Talagang hindi ko po maigalaw yung aking kanang tagiliran. Eh, may trabaho na po ako, my dear brothers and sisters. Pero ang sabi ko, wala po akong ibang sinasambit, kundi Jesus, Jesus. Ilang beses ko pong talagang sinisigaw ko po. Nung sa panghapon ko na trabaho, kahit nasa train, bus,
kahit ako nakamas, sabi ko, di man nila ako nakikita kung anong mga ginagawa ko. Talagang binabanggit ko po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At tunay nga po na ang pangalan po ni Jesus ay talagang makapangyarihan. Amen. Dahil lang sabi ko, Lord, walang ibang magpapagaling sa akin kundi ikaw. Amen. Alam mo na papasok ako sa aking pang-umaga na trabaho. Alam ko'y pag-agalingin mo. At ako nangangako na pag ako po'y pinagaling mo na, Lord, ihahayag ko muli ang kabutihan mo sa aking buhay. Amen. At tunay nga po, my dear brothers and sisters, dahil talaga pong ang sakit po talaga, hindi ko po sinasabi sa mga kapatid ko. Yun pong aking covenant prayer na kaibigan ko po dyan sa Hong Kong, yun po yung aking kasama sa pananalangin. At ang panalangin ay tunay na yun po ang ating sandata. Sandata na siyang nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman at nagbibigay din ng katatagan ng bawat isa sa atin. Glory to God, talagang inangkin ko na po ang kagalingan at nakapagtrabaho na po ako sa isang linggong nakaraan na kumpletong maghapon po. Hanggang ngayon ay magaling na po ako. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Thank you. Maraming salamat. Yan. God bless. Yan ang kasarapan. Ano? Pag may covenant prayer partners. Kaya nga tayo prayer partners. Eh. Kaya dapat nagtutulungan talaga po tayo sa panalangin. Ano po? No? Bilang mga anak at kapatid sa pananampalataya. Okay. Salamat po, Sister Edeline, sa nakaka-bless na iyong patotoo. O, sino pa po, mga kapatid? Last. Sino po ang gusto mag-share? Sino po? Ayan, si Sister Gemma. Sister Gemma, paki-unmute ang iyong cellphone. Sister Gemma, pasok! Praise the Lord, hallelujah. Isang maganda at pagpalang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Nais ko lamang pong pagpasalamat ang kabutihan ni Lord. Kahapon lang po ito nangyari sa alaga ko pong baby. Kahapon po nung maliligo po siya, every week, Saturday po ay nag-general, lahat po ng gamit niya sa bed niya ay talagang nilalabhan po namin at after siya maligo. Nung naghahanda po ako ng pampaligo niya sa toilet, kinuha ng amo kong babae yung bata, nilagay niya sa bed niya. Mm-hmm. Si amo kong lalaki naman gumagawa ng gatas ng baby, ako'y nasa toilet. Bigla pong nahulog ang baby. Praise the Lord. So, nakapasigaw ang amo ko, lumabas din ako. Mm-hmm. Nandun po yung takot ni ma'am, sabi niya gusto niya itagbo sa hospital yung baby. Pero purihin ang Diyos dahil po hindi, ang pagkakahulog po ng bata ay hindi po padapa o kaya pa pataob. Patagilid po, nakita ko po yung bisngi ng bata, yun po ang makula. Yes, bumaba na po sila na itatagpo yung bata sa bahay, pero bumalik po sila dahil dumating si Lola, sabi niya, musi, wala daw. Hindi daw kasi yung bata, hindi naman po, masigla naman po yung bata, saka anong tumahan po siya talaga okay naman po basta yung bisngi lang po niya ang makula. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hindi po ako yung nagbabantay. Tapos sinabihan ko pa si ma'am, kasi po yung dapat na yung trabaho, yung pagpapalit ng bedsheet ay sa akin po yun, pero pati po yun ay gusto niyang gawin. Pag nandyan po sila sa bahay, gusto nila sila po yung nag-aasikaso po talaga sa kanilang mga, sa kanyang baby. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil wala pong nangyaring maluha sa aking alaga. Nandoon po yung protection ni Lord. Kaya tunay na nga talaga pong nandoon po yung protection ng Diyos pati sa atin, sa ating mga naglilingkurang mga employer. Amen. Ang pangalawa po brother, yung tungkol po sa aking kapatid na ang mga kapatid ko po ay hindi masyadong active sa gawain, patuloy ko po silang nilagay sa prayer request, lalong-lalo po yung bunso namin nung saan siya po yung nag-akay sa akin, nalamig po sa gawain. At saka pati po yung pagtatest po niya ay naputol po mula nung bumuhiram po siya ng pera no, sa bangko na pinahiram po niya sa classmates niya na may karamdaman sa Pilipinas na
hindi siya po nabayaran. Doon po nagsimula na maputol ang kanyang pagbibigay ng tithes. Patuloy ko po siyang patuloy ko po itong sinusulat sa prayer request na mag na muli siyang mag-tithes at muli siyang mag-init sa pagdalusagalain. Last nangyari po ito na, noong November last year lang po 2020 na dumalo po siya sa gawain dahil po hindi po yun talaga yung pagdalo po niya ay may sadya po sa akin dahil po kailangan niya po ng pera dahil po na-employed po siya sa Canada na kailangan po siya ng pandan payment na kung saan sa akin po siya sumiram. Nung yung Sunday na yon ay umabot po siya sa mass kaya nung nasa duty po ako nais ko po yung kapatid ko makapasok sa loob ng simbahan. Nung nasa duty po ako, may isang sister po na nag-surrender ng isang ticket. Sabi ko sa nakasign na usher si Sister Jo, sabi ko, pag Sister Jo, pwede bang itong ticket na ito na i-surrender, bigay ko na lang sa kapatid ko para makapasok sa loob. Binigay po naman po sa akin yung ticket na yon at binigay ko po sa kapatid ko. Ensure nakapasok po sa simbahan at lagi po yung ibinibigay ko yung pagbibigay ng tithes. Habang nasa labas po ako, nag-intercede po ako, nahipuin ang puso ng kapatid ko at ibalik po niya na pagbibigay ng tithes. Dahil alam po ito po yung susi ng kasaganaan, ng protection sa ating mga pamilya. Tumang-tuwa po ako nung pagkatapos ng preaching. Paglabas po niya, hawak po niya yung ID niya. Sabi ko, nasa isip po na kaagad yung magbibigay ito ng tithes. Itinanong po niya sa akin kung nasaan ang treasury. Kaya, Lord, buong pisa po noon. Talaga po nagbigay po siya ng tithes. Tinalik po niya pagbibigay ng tithes. Kaya, papuri sa Diyos dahil ngayon din po kailangan dyan ng second payment po sa kanyang sa agency ng na 30,000 Hong Kong dollar. Yung nangako po sa kanya na pinsan ng asawa niya nasa Canada na magpapahiram sa kanya ay nagbago ang isip dahil po sa palaging sa pananalangin sa pagsusulat ng prayer request. Sabi ko wala po kong maitutulong sa kanila. Yung una lang po ng first payment niya po ang maitutulong, wala na po akong maibibigay dahil mayroon din po akong inaharap na mga pangailangan. Purihin ang Diyos. Yung pinsan po namin malayo pong kamag-anak na nasa Canada rin po ang napahiram. Kanila po lang po niya pinadala through with union yung 30,000 Hong Kong dollar na kailangan niya po ibayad sa agency. Tunay nga po mga patid na ang Diyos ay ating Diyos na nag-provide ang ating lahat ng ating pangailangan. Kaya Lord, maraming po salamat sa iyong walang hanggang kabutihan sa aming buhay. At ganoon din po na sa, isa pa po yung ano po di ho ba yung pinagtayuan po ng aming bahay ay may kinukuha po sa amin. Purihin ang Diyos kasi dahil po yung katabi po lang ng bahay po namin ay nag-offer sa amin ng napakababang presyo, 1,000 to share square meter at tinanggap po nila yung 200,000 lang po na down payment ko po. Nang kinukuha ko lang po, sabi ko 400 square meter lang po. Wala ka, sister. Sister Gemma, yung ano sa ano, naka-unmute ka. Pakipindot mo po. Yan. Napindot mo yung ano. Yung mic nyo po, baka napindot nyo ano yung mic. Oo. Naka-unmute ka pa, Sister Gemma. Yan. Sige. Okay na po. Okay na. Ayun po, gagalitan ni Lord yung mawawala sa akin, papaliatan po niya ng mas malaking lupa sa pangalan ni Jesus. Adap, kung saan po ang aking down payment lang po ay 200 and 15,000 per month po ang babayaran ko. Amen! Ito po ay 805 square meter. Kaya Lord, maraming salamat po. Wala kang lingkod na yung pinabayaan. Kaya to God be the highest glory. Maraming salamat po. God bless you, sister. Yan, ang magpapala ni El Shaddai. Kaya
magpatuloy pa tayong sumamba sa ating dakilang El Shaddai. Salamat, Sister Gemma, at salamat sa iyong kapatid na talagang papunta na siya ng Canada. Kami naman ni Brother JR sa Canada. Ayan, ano? Ayan. So, tayo po ay umawit na kay El Shaddai. Say, hari! Tiyak na sa buhay natin pag siya ang naging hari. Tagumpay ang ating mararanasan. Hallelujah! Woo! Nung gusto mag-cha-cha, mag-cha-cha! Tayo na sa Diyos ay mapuri at ihaya. Cha-cha-cha! Kanyang kakakilaman. Happy anniversary! Tayo na sa Diyos ay mapuri. Tayo na sa Diyos ay mapuri at ihaya. Ano? Ang kanyang kabutihan. Say hari! Say hari! Lupa ng langit, ang langit sa kanya'y mabubuli. Si Yahweh, ang Diyos na nagahari, pupulihin niya aming Diyos. Distancing, distancing! Tayo na sa Diyos ay dumami. Tayo umawit! Tayo na sa Diyos you know. Ay mapuri at ihaya. Ang kanyang kabutihan. Siya'y hari. Concepcion! Ang lupa ng langit. Ang lari sa kanyang mapupuri. Sister Rose Pino! Palapakan natin si El Shaddai. Haleluya. No? Asan yung tatakbuhan? Okay. So God bless po sa ating lahat. Siya'y hari ng ating buhay. Our gospel for this afternoon, my dear brothers and sisters, is the gospel for this week. At ang ating pumag-uusapan, it's all about this gospel. It's all about, my dear brothers and sisters in Christ, the coming of the kingdom of God. No, yung pagdating. No, no. At napakasarap kapag dumating sa buhay natin ang paghahari ng Diyos. Ano nga ba ang ating mga mararanasan at ano nga ba ang dala nito sa ating buhay? Nung nakaraan, atin pong napag-usapan, the kingdom of God in the heart of man. And this afternoon, my dear brothers and sisters, we'll talk about the coming of the kingdom of God. Sa gospel po natin, makikita po natin kung paano pinakita ni Kristo ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Kaya nga sa gospel pong ito,
My dear brothers and sisters in Christ, in God's or the coming of the kingdom of God is the presence in our midst of the Holy One of God, Jesus Christ Himself. No, si Jesus Christ mismo. Kaya kung ating babasahin maigi, titignan ang division, titignan letter by letter of this chapter in Mark chapter 1 verses 21 to 28, makikita po natin yung pagdating ng paghahari ng Diyos sa katatauhan ng ating Panginoong Hesukristo. And we are all blessed and amazed, mga kapatid ko. Kahapon po, kung makikinig po tayo sa talk ni Brother Mike, ang napakinggan po nating turo ng ating minamahal na punong lingkod, it's all about the blessing pa rin, no? Ng isang pamilya. At napakasarap sapagkat sa apat na way na kanyang ibinigay sa atin, we are all so blessed by the Word of God because of we are all blessed in our family. Ang gusto ni El Shaddai, ma-bless tayo. Ang gusto ng Panginoon sa ating tahanan ay maranasan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, even though na ganito nangyayari sa sharing ng mga sisters natin, sa mga kapatiran natin na sa iba't ibang bansa, na ngayon po ay gabi, mga kapatid ko, maraming pong salamat sa inyo, we'll talk about the presence of the kingdom of God. At ano nga ba ang dala nito sa iyo at sa akin? Kapag naunawaan mo, naintindihan ko, natanggap ko yung kaharian ng Diyos sa buhay natin, ano ang dala nito sa buhay mo? Ano ang nadadala nito? Kaya nga si Satanas, sa point na ito, pumasok yung taong inaalihan ng masamang espiritu. At kung titignan po natin, siya po ay napossess. Pero sa ginagawa ni Satanas sa mundong ito, di man napopossess ang mga tao because of his presence, nalalayo ang mga tao sa Diyos. Lalong natatakot, lalong nababalisa. Yung iba naman po ay sa gitna ng pandemya, nagpapakasama-sama pa. Sa mag-asawa na nasa tahanan, nasa loob ng tahanan, imbis na magmahalan, nag-aaway pa, mga kapatid ko. Kaya ganun kahalaga ang pagpipicture ng Panginoon sa ebanghelyong ito tungkol sa presensya ng paghahari ng Diyos. Kasi napakalaking bagay. Kaya nga po may prayer meeting katulad po nito. Hindi na puputol. May brothers and sisters in Christ. At walang makapuputol. Bakit po? Gusto ni El Shaddai, gusto ng Panginoon, maranasan mo at maranasan ko yung presence ng paghahari ng Diyos. At pag ito ay nararanasan natin, what, my brothers and sisters in Christ, this kingdom of God brings to us? First and foremost, the kingdom of God brings fulfillment, mga kapatid ko. It brings fulfillment. Jesus Christ brings fulfillment. Nagkakaroon ng katuparan. Anong katuparan? Katuparan sa pamamagitan ng kanyang presensya, the unclean spirit ay makalaya, mawala. And then, because of His presence, my dear friends, brings fulfillment, naglalagay ang Panginoon ng magandang katuruan. Nagtuturo siya. Kaya sabi sa ating verse 21, mga kapatid sa pananampalataya, my dear friends, then they came to Capernaum. And on the Sabbath, He entered the synagogue and taught. Nagturo. Tinuro. At anong tinuro niya? Tinuro niya ang salita ng Diyos. That's the fulfillment, mga kapatid ko. Ang daming nag-aabang, ang daming naghihintay sa Kanya, ang daming gustong makarinig ng turo niya. Kaya ang kasunod nun kagad, mga kapatid ko, sabi ng 22, the people were astonished at His teaching. For He taught them, my dear friend, as one having authority, and not as the scribes. Ang scribes, matalino, may alam, my dear friends, pero walang authority. In a point na walang anointing, walang kapangyarihan. Magaling lang sa pag-aaral. Ang masarap nga po, aral ka na, may anointed ka pa, or anointing ka pa. No, no, may pahid ka. Yung talino mo,
yung talent na binigay ng Lord sa iyo, kapatid ko, na nanonood ngayon, nandyan sa Zoom, nadaragdagan because of His anointing and the presence of the kingdom of God. Yung paghahari ng Diyos pag nasa atin, naglalagay ng katuparan ito sa buhay po natin. Fulfillment. Napupulfill po natin little by little. Kaya nga, the more we read the Bible, the more we learn, the more we attend prayer meeting, nire-record ito, naka-record ito, ano nangyayari sa atin? Lingid sa ating kaalaman, nagkakaroon ng fulfillment ang lahat sa buhay natin. Dati kang walang pangarap, ngayon nagkakapangarap ka na. Dati tayong walang prayer, walang answered prayer, ngayon na-answered prayer na po tayo. Kahit si Brother Bethoven, kaya po simulat sa pool, ang project na pinagawa sa akin ng Lord, pagkadating ko po dito nung ako'y nasa hotel, prayer request. Napakarami ko na hong patotoo sa prayer request na ito. Pagdating pa lang po, siyempre, sa pamilya po namin, kaming mga magkakapatid, wala na kaming mga magulang. Because of this prayer request na itinuro ng ating minamahal na punong lingkod, yung fulfillment nangyayari, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi man kami masasabing perfecto, but still, the kingdom of God always brings fulfillment. No? Na habang buhay tayo, hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Na habang buhay ka, buhay ako, always, sa gitna po ng mga nararanasan natin sa mundong ito, the fulfillment comes from God. Hindi po ito nawawala. Hindi po ito mawawala. At habang tayo'y nabubuhay, ang Diyos na kung saan sa kanyang paghahari, pag naranasan po natin, naglalagay po ito ng katuparan sa buhay natin, sa mga pangarap natin. Kaya pag wala kang Diyos, wala sa iyong paghahari ng Diyos, imbis na magkaroon tayo ng fulfillment, my dear brothers and sisters in Christ, ano nangyayari? Away po tayo ng away. Walang nangyayari. Kaya nga, pag nasa bahay po tayo mga mag-asawa, kayo nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, nasa buong mundo, nasa bahay kayong mag-asawa, wala kayong trabaho, aba, iyan ang pagkakataong namnamin ang sarap ng inyong pagmamahalan. Inyong balik-balikan ang mga sandaling natututo kang manligaw kahit wala kang pera. Feel na feel mo, kahit na malayo kayong dalawa, ramdam ninyo ang inyong pagmamahal. E bakit? Kung kailang nagsama kayo'y away kayo ng away. Mali. Dapat, ikaw na nakatingin sa akin, ito ang sandaling kayong dalawang mag-asaway, pag-usapan ang mga sandaling, ano ba yung nakaraan, kamusta ka, ano bang dapat sabihin pa, ganyang ka rin ang tayo ay huling magkita, tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo, tinitignan kita hanggang wala ka na. Eto na, kamusta ka? Eto na, nasa bahay na tayo. Ang sarap pakiramdamang ikaw ay kapiling ko. Tama pala ang Diyos nating sinasamba ngayon. Napakasarap palang kasama kita. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka mayakap at muli pang mahagan. Ngunit ngayong nangyari na na may COVID sa mundo, walang masabi kundi mahal kita. Uy, kasarapan mo. Di ba gano? Kaya imbis na mag-away kayo mag-asawa, fulfillment yan. Ang alam nyo, isa talaga sa nawawala sa ating mag-asawa, yung panahon eh. Kaya nga nasa Pilipinas po kami ni Sister Wife, to God be the highest glory po eh. Sapagkat yung ilang taon ko sa PFCC, sa loob ng limang buwang nagsama po kami doon sa Pilipinas, grabe po, kakaiba. Bagamat minsan di talaga naiiwasin, nag-iisip-isip tayo, kasama naman talaga kasi may isip ka pa, ang nakakatakot, wala ka ng isip, ano, yun na nakakatakot eh. No, yung fulfillment na sinasabi ng Bible, yun ang kasarapan. Kahit tayo nag-a-abroad ngayon,
lingid sa ating kaalaman yung fulfillment nilalagay na ngayon ni Lord sa buhay mo. O ayan, hindi ka na magtatapos sa ganito. Dati wala ka, because of the kingdom of God, it brings, my dear friend, fulfillment. Nag-iisip-isip ka na ngayon. O ito na gagawin ko. Ito na ngayon ang aking babalakin. And then, the word of God and the Lord itself, hindi naman tayo bababayaan. That's why, first and foremost, the kingdom of God, the presence, when the kingdom of God comes, dumating sa'yo, it brings, my dear friends, fulfillment. Nagkakaroon tayo ng fulfillment. Yan pong sinasabi ng Bible, mga kapatid ko, in Mark chapter 1, verse 15. Angat po tayo. Sabi ng verse 15, my dear friends, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Dumating na. It comes to pass. No, kaya itong nararanasan po natin because of Jesus Christ, because of our Lord, na naranasan natin ito, the fulfillment comes in our way. Okay? So that the first things, when the kingdom of God comes in our lives. Second, my dear brothers and sisters, when the kingdoms of God comes in our presence, in our life, it brings, no? Second, brings mercy and compassion. No, nagdadala ito, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, nagdadala ito sa atin lahat ng habag at awa. No? Dinadala tayo, kaya sa mga nararanasan po natin, habag at awa ang nararanasan mo, nararanasan ko. Hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa. Sa buhay ni San Pablo, in 1 Timothy chapter 1, my dear brothers and sisters in Christ, ano pong sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 1, verses 15 to 16. Anong sinasabi po ng salita ng Diyos? Sabi ni San Pablo, mga kapatid sa pananampalataya, narito ang isang katotohanan ng dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Kaya sa pagpunta ng Panginoon, in His presence, the kingdom of God comes. My dear friends, the mercy and compassion naranasan po natin. Verse 16, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. At sabi ho dito, sa nangyari, upang sa nangyari sa akin, ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga nananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yung mercy, yung compassion, naranasan po natin. Kinahabagan tayo ng Diyos, kinaawaan tayo ng Diyos. At sa nangyayari sa mundong ito, mga kapatid sa pananampalataya, kinahabagan po tayo ng Diyos. Sa nangyayari po sa mundong ito na maraming taong hirap na hirap, ang awa at habag ng Diyos ang nandiyan. Ang masakit lang, yun na nga po ang nakakalungkot. Nagmamalaki pa tayo, wala pa tayo sa Diyos. Ang iba naman po, imbis na mag-isip na hingiin ng kahabagan ng Diyos, ginagawa pa natin ay dagdagan ang ating problema, which is hindi naman yan ang nararapat. Hindi yan, kapatid ko, ang dapat at gusto ng Panginoon. Mapasama ka, masira pamilya natin, hindi po. Hindi po. Nararanasan natin sa panahon ngayon ng pandemya para lalo mong maranasan ng habag at awa ng Diyos. Kita niyo po yung lalaki, the unclean spirit, kung hindi pumasok sa puso ng Panginoon ang habag at awa sa taong ito, hindi niya mararanasan kung ano meron ang Panginoon at kung ano ang inihatid niya. Kaya nga, makikita ho natin sa ebanghelyong ito kung papaano kumilos ang habag at awa ng Diyos. Akala ho ba natin kapag tayo ay nagpapakasama-sama, natutuwa ang Diyos? Hindi ho. Masakit. Lahat po, buong mundo, danas ang hirap, grabe ang hirap ng pandemyang ito.
May sisters, may sister po tayo ngayon. Dumanas ng pinakamahigpit na pagsubok sa buhay ang mawala ang kanyang kapatid. Napakasakit. Napakahirap, kapatid ko. Pero sabi ko nga sa kanya, sa hirap na yung nararanasan, may Diyos na nagmamahal at ikaw ay kanyang kinahahabagan. No? Sabi ko nga sa kanya, umiyak ka, sister, sapagkat natural, nasasaktan tayo, nagkaroon tayo ng malalim na sugat, pero deep inside, the mercy and grace of God and compassions of God always still there. It brings mercy and compassion. Sino pa ba ang kapatid ko sa pananampalataya ang maaawa sa atin? Si Satanas ba? Hindi nga eh. Siya pa nga ang promotor ng mga kasalanang ginagawa nating mga tao. Ang daming mga tao, reklamo ng reklamo, walang trabaho, pero pag nagsugal, ay kainama na na po, no? Pagka nagbisyo, grabe, doon naaawa ang Diyos. Doon naaabag ang Diyos sa atin. Tapos away pa tayo ng away. Tama na mo ng awayan, mga kapatid ko. Sa panahon ng pandemya, dapat hindi po tayo nag-aaway. Magkaroon tayo ng habag at awa sa ating mga anak, sa iyong asawa, maawa ka naman. O ikaw, sister, maawa ka naman sa asawa mo. Palakasin mo yung asawa mo, no? Masarap yung nagpapalakasan tayo. No? Kahit yung asawa ko po, pinapalakas po ko niyan. Lagi niyang sinasabi sa akin, baka mag-concert ka na naman. Sabi ko sa kanya, wag mong hadlangan ng Espiritu Santo. Pero sabi ng asawa ko, baka naman hindi Espiritu Santo yan, baka ikaw lang yan. Sabi ko, hindi ko naman kasi magagawang kumanta kung wala ang bunga ng Espiritu Santo. Pero that's the presence of God. In reverse lang yan. Pero deep inside, I know, ang asawa ko'y tuwang-tuwa. Ano, ano? Mas lalo pag sinabi ko, Mama, malapit na. Kaya nga tayo mga mag-asawa po, na nasa ibang bansa, it's time na magkaroon tayo ng habag at awa sa isa't isa. Kaawaan mo yung anak mo, ikaw kaya na, imbis na mag-isipan na yung kapapahamak nila, ano kaya, ano? Mag-isip tayo ng mas magandang bagay. Tayo mag-asawang malalayo, o di po ba? Mag-isip tayo ng mga sitwasyong magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kami nga po, dito po sa Hong Kong, nag-uusap po sa kami nila Sister Girlie kung ano po ang magagawa natin sa Chinese New Year. Kaya lang talagang wala pa ho tayong prayer meeting. Sabi ko na lang, kayong mga taga Hong Kong, pag nagkaroon tayo ng prayer meeting, o yun, yung naiisip naming programa, gagawin natin yun. Siyempre, masarap naman talaga yun, nasa Zoom lang tayo. Kaya lang, mas masarap pa rin po yung tayo ay nasa gawain na ho talaga. No? Sapagkat may mga laro naman tayo, o Jack and Poy, meron naman tayong mga palarong baligtaran, mga kapatid ko, di po ba? Pero kulang pa rin. Kaya nga, nag-iisip po kami, kahit po ako, na inyong abang lingkod, kung anong programa meron tayo. Ang problema po, wala naman eh. Hindi naman tayo pwedeng lumabas. Ano po, no? At least, kayong mga sisters na nag-iika po, dyan sa baba, napapatungan ko kayo ng kamay, naipe-pray over ko kayo. Yung hindi naman po, dahil ako'y nagtotok na, kasama kayo sa pagpapatong po ng kamay. Ano po, no? At mamaya, after nito, oh, pwede ho tayo magsama-sama. Kaya nga, dito na lamang po sa Zoom, pinipray ko kayo dyan sa FB Live. Sapagkat gusto ko ho kayong abutin from the bottom of my heart. From the deepest part of my heart. Gusto ko kayong abutin. Ang problema, hindi ho natin magagawa yan sapagkat bawal na bawal ang mag-gathering dito. Salamat na lang. Dahil sa Zoom, nagpapatotoo kayo, napipil ko po yung grasya, napipil ko po yung kasarapan. Kaya ako po ay blessed na blessed din. That's why, when the kingdom of God comes, it brings, my dear friends, mercy and compassion. No, kaya pag nasa atin po panggahari ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng self-pity. You will always feel the mercy and compassions of God. Para hindi ka magkasala, hindi ako magkasala, ang kaisipan ko magliliwanag upang magawa ang nararapat at maganda. That's the goodness and that's the blessing comes from God. Di po ba? May the brothers and sisters in Christ. So yan po yung pangalawa. It brings mercy and compassion. Number three, when the kingdom of God comes, my dear friends, wow, ang ganda ho nito, it brings healing to our body. Hallelujah. Healing.
No? It brings healing. Hindi pa babayaan ni Kristo, my dear brothers and sisters in Christ, na ikaw ay hindi pagalingin. Through this womb, through this, my dear friends, FB Live. Kahapon po, dalawa po yung pinare-over natin through phone. Naghimala si Yahweh El Shaddai. Bakit? Ito ang kanyang kaharian. This is the kingdom of God. Brings healing. Brings, my dear brothers and sisters in Christ, freedom. Brings forgiveness. Walang ibang taong makapagdudulot ng kapatawaran sa buhay natin kundi ang tanging Diyos lamang. No? Laging sinasabi, katulad po ng sinabi ng ating punong lingkod kahapon, ang sabi ng Panginoon, always yes. Christ always say yes. At kahit masamang masama ka, He always say yes na mapatawad ka. He always say yes na ikaw ay abutin ng ating Panginoon, kapatid sa pananampalataya. Kaya merong ganito, pinapahintulot ni El Shaddai, ikaw na kung nasaan ka man sulok ng mundo na inaabot ng tinig na ito, I thank God for this ministry and thank God for this ministry for our servant leader, Brother Mike C. Villarde. Bakit? It will always brings healing. Gumagaling ka, lumalakas ka. Yung makaisip ka lang ng tama, gumagaling ka na. Makaisip ka lang ng pag-asa, gumagaling ka na. Makaisip ka lang, kapatid ko, ng pagpupuri kay El Shaddai, imbes na isipin mo mga problema. Mga kapatid ko, huwag mo nang isipin yan. Problema'y dumarating, ito'y kaniyang lulutasin. Woo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may kagalingan, kagalingan, kagalingan. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, 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 saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kaniyang lulutasin. Woo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world! Come fill my world! Come fill my life! Come take my hands and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay. May ngiti, kung kaya may ngiti, ngiti kahit bungi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti, ngiti kahit may face mask. Problema'y dumarating, ito'y kaniyang lulutasin. Woo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Come fill my world! Come fill my world! Come fill my life! Amen! Come take my hands and walk with me. Galing naman ang ating drummer ay. Yan ang kasarapan. When we talk about the kingdom of God, always we feel His mercy and compassion. Then, the healing comes to each and every one of us. Lumalakas ka, gumagaling ka. Kasi kapag tayo po ay nasa, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin, pinagaharian tayo ng Diyos, mga kapatid ko, in the presence of Jesus Christ, gumagaling po tayo eh. Kaya may prayer meeting, lingid sa iyong kalaman, gumagaling ka, lumalakas ka. Ang dami ho nating mga nararanasang problema. Sige lang,
No, hindi ho ginugusto ni Lord na mabagabagkat maging magulo ang buhay po natin. Hindi ginugusto ni El Shaddai na mawala ang lahat sa iyo at sa akin. That's why the kingdom of God, it brings healing. My brothers and sisters in Christ. And fourth, when the kingdom of God comes in the presence of Jesus, number four, di po ba? Una, it brings fulfillment. Second, it brings mercy and compassion. Third, it brings healing. Number four, mga kapatid, sa pananampalataya, it brings salvation. Ayan, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. Nililigtas tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, through Jesus Christ, through His kingdom, binibigyan niya po tayo ng kaligtasan. Ang kaligtasan, kapatid, sa pananampalataya, na matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, Acts chapter 4, verse 12. May brothers and sisters in Christ. In Acts chapter 4, verse 12, ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. No, lahat tayo, all of us, kaya nga universal. Catholic means universal, pangkalahatan. Sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, when the kingdom of God comes in the presence of Jesus, salvation, my dear friends, ay naranasan ng bawat isa po sa atin. No, naranapi-feel po natin yung kaligtasan. No, naaalis sa atin yung takot, yung pangamba, naaalis po sa atin yung mga kagulumihanan, mga kapatid, sa pananampalataya, na ano nga ba ang buhay pa natin. Kapatid ko, huwag mo lang toldo ka ng lahat. May magandang pagpapala ang Diyos at nakakaalam siya sa kaginhawahang gusto ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Matatapos din ang lahat ng ito. Lahat ng iyan ay matatapos. My dear brothers and sisters in Christ, basta ikaw at ako, always the kingdom of God always with us. No? Dapat nasa sa atin, we can feel it, the presence of His kingdom in, my dear friends, Jesus Christ ay naglalagay ng kaligtasan sa iyo at sa akin. Naliligtas po tayo. Kaya kumikinang ka, lumalakas tayo, lingid sa ating kaalaman, my dear brothers and sisters in Christ, hindi ho nawawala ang gabay nito ng ating poong may kapal. That's why, sa oras na ito, sa buhay po ng bawat isa po sa atin, huwag nating hayaan na mawala ang paghahari ng Diyos. Dapat, lagi nating ang presence ng kaharian ng Diyos ay nararanasan, nananatili sa buhay natin. Ano pa? Laging ito ang nagda-direct ng ating buhay. No? Kaya nga, because of His kingdom, because of His presence, not only we receive and it brings salvation. Napakasarap po, kaninang madaling araw po, pagising ko po sa grasya ng Diyos. Alam niyo ho, talagang pamamaraan po ng Diyos, pagising ko ho kanina. Alam niyo ho ba, binasa ko po yung word na management, mga kapatid ko. No, sapagkat when the kingdom of God comes, the fifth, my dear friends, reasons and fifth na ating mararanasan, alam niyo po kung ano po yun, no, my dear brothers and sisters, it brings spiritual management. No? Kasi may management sa pera, may management sa trabaho, may management sa training. Bakit hindi natin pagnilayan ang tinatawag nating spiritual management? Yung pamamahala po natin. No? Yung pamamahala na gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Binibigyan tayo ng Diyos, kaya nga kapag nasa atin ang Kanyang presensya, nasa atin ang Kanyang kaharian, nasa atin ang Kanyang paghahari. You know that God wants us, my dear friends, and it brings spiritual management. Manage, na ma-manage natin ang lahat. Or spiritual, my dear brothers and sisters in Christ, na napapamahalaan mo. Kaya kita niyo po sa ating gospel na binasa. Nang sinabi ng demonyo doon sa katatauhan ng lalaki, kilala kita, sabi ng Mark chapter 1, my dear brothers and sisters in Christ, no? Ang sabi po ng Mark 1:24, 25,
Ano po ang sabi ng Bible? Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus ng taga-Nazareth? Ha? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, sabi niya. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapakita kung paano pinamahalaan ng Panginoon yung kilos ng demonyo ng mga oras na yun kasi hindi pa oras. At yan ang nawawala sa atin yung pamamahala. The management that God gave to us. Kaya tayo mga nag-a-abroad, tayo mga mag-asawa, kailangan nating pamahalaan ang lahat ng bagay na meron tayo na magtulungan po tayo. Huwag natin itong sayangin. In God's will, tomorrow, we will talk about at i-elaborate natin this is spiritual management. No? Kasi may mga taong nakapokus palagi sa negosyo, nakapokus palagi sa pera, pero napapabayaan ang kanyang pananampalataya. Dapat habang lumalago ang iyong negosyo, lalong lumalago din ang iyong pananampalataya. The more na ako at ikaw ay nagtatagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay, na mamanage natin yan. Para ano, hindi mo naiiwan ang isa. Ang daming yumaman na iwan ang pananampalataya. Yumaman lang, akala'y Diyos na sila. Sumikat lang, akala'y Diyos na sila. Why? Nawala ang pagmamanage. And this verse na ating pong nabasa at nakita, this verse teach us how to manage everything. Dahil sikat naman talaga ang Panginoon eh. Alam naman niya kung sino siya, pero hindi pa oras ng kanyang pagpapakilala. Ha? I pray, I read this. Alam niyo, ang dami kong binasang tungkol sa management, ang daming pag-aaral. It takes a year, 4 years, ang tatagal, 5th year pa, mga kapatid ko. Pero yan ang masakit sa ating mga tao kasi. Kapag nakamit mo na ang tagumpay, nawawala ang spiritual management. Nawawala. Yung pamumuhay, paglilingkod, meron tayo. Nag-iiba. That's why, ito yung ginawa ng Lord. Eh. When the kingdom of God comes, lahat ng bagay, mamamanage natin. Your money, your wealth, your talent, your everything. Kasi hindi naman masama yan. Hindi masama. Ang kulang lang, management. Ang kulang lang, tamang pamamahala. Ang kulang, meron kang napabayaan. Yumaman ka sa isang aspeto. Binabasa ko po yung 8 na pinapakitang management training. Nakakalungkot lang. Nagte-train kung paano ka makakawin ng mga tao, pero walang train kung paano mawiwin ang soul ng mga tao. Kaya bakit pinahintulot ng Diyos ang COVID? Kasi ang daming mayayaman, wala nang kinikilalang Diyos. Akala'y kayamanan na. Sister, brother, ikaw na nanonood ngayon. Alay, laki na ng bahay mo ay. Pero wala ka naman pananampalataya. Alay, mura ka ng mura. No. Wala ka nang sinasabi kundi buisit, buisit, which is bad. No? Ang dami mo na nga pera, nagsasalita ka pa ng ganyan. Dapat nga magpasalamat ka, ang dami mong pera, sila nga walang pera. Oh, nasaharapan ka ng pagkain, reklamo ka ng reklamo, ano naman yan? Naasa nga ako ng isang PFCC, alam niyo ho ba? 20 mil na ang kinikita isang araw, hindi pa nagpapasalamat, kulang pa. 20 mil na po. Ni hindi man lang magpasalamat, abay magpasalamat kay 20 mil. O, tinan mo ngayon, nangyari ang COVID, edi kahit 5, wala ka ng kinikita. O, lahat ng tao ngayon, kaya bukang bibig, sana matapos na yan. Eh, kahit ano pang welga ang gawin natin, kung ikaw mismo, tama ang sabi ng punong lingkod, kagabi, huwag na natin kasing kalimutan ng Diyos. Nawawala na ang Diyos sa atin eh. Pag mapera ka na, di po ba, alam mo, ha, alam mo, ikaw sister, na mo, nasa inyo ng lahat eh, no? O, kita mo, mapera ka nga, naka naman ka payapa, ano, no? Ang sarap yung may pera ka na, payapa ka pa, yun, no?
may pera ka na, magkasama kayong mag-asawa. Hindi yung may pera ka, wala ang asawa mo, nasa kabilang kwarto, ikaw nasa kabilang kwarto. Eh di wow. Iyo ba? Masarap yung namamanage natin ang lahat. At yan ang pamamaraan ng Diyos sa iyo at sa akin. The wealth, the money, everything, kalooban ng Diyos. Ang kulang lang ay management. At pag ito na manage natin, lahat po tayo. Oh, hindi ka na uutang ng malaki. May sister na nagchat sa akin. Pag nagkita raw kami, ipapaliwanag niya raw sa akin yung klase ng utang. Meron daw good utang at merong masamang utang. Ang good utang, umutang ka ng bahay kasi mapapasayo. Ang masamang utang, umutang ka kasi pambayad ng utang. Masama yan. Hindi ko naman siya sinagot. And I wait that moment na magkita kaming dalawa. Sapagkat, it's so excited. Hindi ba? Sabi niya sa akin, hindi masama. Sinabi ko naman kahapon, di ba? Hindi masama ang mangutang. Yun. Ang masama, utang ka ng utang, hindi mo na kaya. Kahit yung kukuha ka ng bahay, hindi mo naman kaya. E di magtiis-tiis ka muna sa posporo. Pagkatapos ng posporo, paso. O, nakita mo kami mga magkakapatid, walang iniwang mana ang aming magulang. Isang pasong lupa na basag pa. Di wala kami pinag-aawayan. Di po ba? O, hindi po natin sinasabi na masamang mangutang. Ang sinasabi ko, sa grasya ng Diyos at biyaya ng Diyos, ay yung management. Pamahalaan mo yun. Kaya tago ka na ng tago, may sisters na tago ng tago, may sister na inaalis na yung, ano, wala ka na ngayong tuloy, ano, ano, huwag ka magagalit, ba't wala kang FB, kasi may tinatago ka. Oh. Bakit baliktad yung pangalan mo? Erlig. Bakit baliktad? Hindi, ang bot sa imo. Di ba? Ayaw mong ilabas ang tunay mong pangalan kasi may iniingatan ka. Ngayon, kung may mga iba't ibang bagay na kung saan kaya mo ginagawa yan for private reason, ikaw at ang Diyos naman nakakaalam. Pero sa ministry, sa gawain, that's why I teach and I preach, para ituro na ang gusto ng Diyos, mapamahalaan mo ang lahat ng bagay. Pamahalaan natin ang lahat ng bagay ng maayos. Hindi yung hirap na hirap ka, tumatakbo ka, nag-iisip ka ng iba, no. Kaya ang utos ng Panginoon sa demonyo, get out, no? Palayain mo siya sa pangalan ni Jesus. Hindi mo kinakailangan mag-ingay, keep quiet. O, di ba? Kung may alam ka, keep quiet. Kung may alam ako, ito pong sineshare ko, it is the will of God and the word of God. If you accept it, well and good. And if you do not accept it, always well and good. It is your choice, not my choice. It is your choice, my dear friends. Basta po ako, makinig ka man ng makinig, sa hindi, ang utos ni Lord, magtok ako, magtutok ako. And I hope and pray na sa aking pagtutok, not all things, little by little, maintindihan mo ito. Na hindi ka magagalit, na hindi ako magagalit, and I thank God for our servant leader, Brother Mike, na tinuturo sa atin ng tama. At dinadagdagan natin kasi lahat tayo, mahal niya tayo. Mahal ka niya, mahal niya ako, at hindi ginugusto ng Diyos na mayaman ka nga dito, nawawala ka naman ng faith. Mali. Ang kasarapan niyan, ito masarap. Mataas ang biyaya mo. Grabe ang biyaya mo. Ang faith mo naman, grabe rin. Ako, ano? Lalo ka pang pagpapalain, sister. Lalo pa tayong pagpapalain ni El Shaddai. Lahat yan mararanasan natin. Wala tayong panghihinayangan, wala kang iisiping iba, kundi sa puso mo, makikita mo, ito ang kaharian ng Diyos. And this is the kingdom of God in the presence of Jesus Christ. Always teach us in all things, mas lalo sa ating pamumuhay espiritual. Kaya isinir ko na sa inyo, di po ba, ang daming may trabaho na tao, ano nangyayari, nadidepress din pala. No? Kaya tayo, lahat po tayo, sabi ko nga sa inyo, wala naman taong din nangangailangan eh. Walang taong nabubuhay sa mundong walang project. Eh ngayon, kasarapan, dahil may Lord na tayo, His kingdom comes in the presence of Jesus Christ. Always, my dear brothers and sisters in Christ, naglalagay ng magandang pamamahala. O, natuturuan tayo ngayon. Tinuturuan ka, tinuturuan ako,
natototo tayo ngayon, hindi ka, ano, parang yung mukha mo eh, ayos lang, ano, no? Malamang, kahit may face mask, kitang-kita ang kaningningan ng iyong ngiti, ano, ano? Eh kahit may makeup ka, pag masama loob mo, ay siya wala, walang kinang ang iyong mukha, ano, no? So, yan po ang aral ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. It's all about when the kingdoms of God comes in the presence of Jesus, it brings fulfillment, it brings mercy and compassion, it brings healing, it brings salvation, and number five, it brings spiritual management. Thank God! Thank you, Holy Spirit! At sa ginagawa natin, muna ma-manage natin. Kaya prayer request lang tayo. Sabi nga yung sister kagabi, huwag mo lang kalimutan yung ikapo mo. Ha? Yung sister, nagpunta po rito kagabi, nagbigay po siya ng ikapo. Sabi niya, brother, ito ang gagawin ko. Sabi ko, sister, management lang yan. Manage mo lang yan. Kasi may mga project lahat tayo, eh, di ba? Siyempre, o ikaw na may anak na nag-aaral, tayo po. But thank God. Thank you, Holy Spirit. At ikaw na may karamdaman na nakikinig po ngayon, kailangan mo ang spiritual management, pamahalaan mo ang lahat, o ikaw na may sakit, inom ka ng gamot, kain ka, huwag ka na muna mag-isip ng ano, o ikaw na maooperahan, ipagdarasal kita sa ngalan ni Jesus, tagumpay ang operasyon mo, at ikaw na nagpa-swab test, negative na ang swab test, at lahat po tayo na may mga problema, bibigyan tayo ng Diyos ng kalutasan, dahil may Diyos na ang kanyang kaharian ay tulungan at ganapin ang bawat isa. Praise God! Hallelujah! Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen! Taas ang ating mga prayer request o mga taga-Hong Kong prayer request. Taas niyo po ang inyong mga ikapo, ang inyong mga alay kay El Shaddai, bag, wallet, picture ng ating mahal sa buhay. O, si Brother Mike, nagpapadrawing po sa atin, no? Tinuturo niya ng nakararaan sa pa-prayer request natin o i-drawing mo. Kung marunong kang mag-drawing, mag-drawing ka. Ako po aaminin ko sa inyo, hindi po ako marunong mag-drawing, kaya susulat na lamang po ako, no? Total naman, salamat kay El Shaddai, kahit di ako nag-drawing ng asawa, binigyan ako ng magandang asawa, no? No? Yan ang biyaya ni El Shaddai, nako, no? Kaya ikaw na dalaga, oh, mag-drawing ka na ngayon, ha? Huwag mo nang sabihing sana all, kundi araw-araw. Ikaw, sister na nanonood, mag-drawing ka na. Yung ilong niya, yung tenga, yung hugis ng noo, kung kaya mo, yung mata niyang maganda, at bibig na kissable lips. Haha, no? At ikaw naman, sister, na wala pang bahay, i-drawing mo na ngayon ng iyong bahay, no? Mag-drawing tayo, mga kapatid ko, at patuloy nating ibigay kay El Shaddai. Hallelujah! Sige, tayo ay sa oras na ito ay sumamba at patuloy na maranasan ang kanyang himala, kapangyarihan. Hallelujah! Oh, we give you praise, Lord God. Ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Wala nang karamdaman o kapighatian. We worship you. Ang kagalakan at kapayapaan makakanta. Amen. Hallelujah. Lahit na tahanan ang sa atin ay kanyang inilan. Ang Panginoon makikita natin ang buktan. Mga luha'y kanyang papahiran kahit sino ka man. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Kahit araw ay lumipas na,
dahil ang Diyos na ang liwanag. Amen. Hindi nasasapit gulo na pinangangamba. Hallelujah. Yes, Lord. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ng tahanan at pulong nagbibigay ng buhay. Lahit na tahanan ang sa atin ay kanyang ilan. Ang Panginoon, makikita natin ang buktaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino kamahal. Yes. Langit na tahanan ang sa atin ay kanyang ilan. Yes, Lord. Ang Panginoon, makikita natin ang buktaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino kamahal. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino kamahal. Hallelujah. We give you praise. We worship you. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mabuting balitang minsan pang itinuro mo po sa amin. Tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Kami po ay nagpapakumbaba, Diyos kang makatarungan at nakagagawa ng mga bagay sa buhay namin upang patuloy, Lord, na hindi po masayang maranasan po namin ang iyong paghahari, ang iyong kaharian. Salamat sa ebanghelyong aming narinig, sa papapalaya ng Panginoon, sa fulfillment, mercy and compassion, healing and deliverance, salvation and spiritual management, Lord. Salamat sa biyaya na kung saan lagi mo binibigay sa amin, nakataas ang aming mga kamay, hawak ang mga bagay na ito, Lord. Kami mga taga-Hong Kong sa buong mundo na may prayer request. Alam mo, Lord, ang nakasulat sa prayer request po namin, Diyos kang makatarungan, Diyos kang makagagawa ng lahat ng bagay. Patuloy mong ibigay ang tagumpay, ang aming kaloob sa iyong ubasan, ang aming ikapu, El Shaddai, aming alay upang makatulong kami sa iyong ministry. Aming bigay, Lord, ang lahat ng ito upang ang pangalan mo'y madakil at maparangalan. Pagpalain mo ang mga langis, tubig, asin. Pagpalain mo ang Bible, Nobina, Rosario. Pagpalain mo El Shaddai, ang mga bag, wallet, ang pinansyal na aming pong hawak-hawak, pinagkakatiwala mo sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng pinansyal na ito ay makapagdulot ng kaluwalhatian sa iyo, maganap namin at magkampanan ng aming mga project. Maparangalan ka, patuloy, Lord, na kami magpakumbaba upang patuloy, El Shaddai, masigit pa po ang aming maranasan dahil pangako mo yan, higit pa sa aming inaasam, higit pa sa aming hinihingi, Lord. Maibibigay mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang nakakaalam ng pangangailangan ng iyong mga anak. At alam po namin, Lord, may himala kang gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ang mga may karamdaman mula ulo hanggang talampakan, right now, let your healing and deliverance, oh God, flow right now. In this YouTube, in this FB Live, in this Zoom, hallelujah, bigay mo sa amin ng kagaanan. Lahat ng mga nagpa-swab test, negative na, Panginoon,
At ang lahat na may COVID, may karamdaman, we pray, pagalingin mo po sila, Lord. Pagpalayan mo ang frontliner, Lord, mga doktor, nurse, lahat po, Lord, maging ang mga tindahan, ang mga cashier, ang mga amo, pagpalain mo. Bless mong kanilang mga negosyo, patuloy na pagpalain, gabay ang samahan. Pagpalain mo mga kasambahay, Lord, sa lahat ng kanilang gagawin. Bless mo po sila. Pagpalain, Lord, lahat El Shaddai, maging kanilang mga amo, mga tahanan ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo ang pamilya namin na iwan sa Pilipinas. Ikaw magbigay ng magandang kinabukasan sa aming mga anak, sa aming pamilya na maakay po sa iyo. El Shaddai, salamat sa iyong mga salitang palagi mong ibinibigay po sa amin. Patuloy naming pinapanalangin ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Sevilarde, patuloy mo po siyang pagpalain, gabayan samahan. Ang kanyang may bahay, Sister Belen, mga anak, malugang, apo, lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, apo sa tuhod. Bless mo palaging aming minamahal na punong lingkod. Salamat po sa kanya, nakilala ka namin, nakapaglingkod kami. Patuloy namin ibinibless, Lord, ang iyong ministering ito. Patuloy mong pagpalain all over the world. Lumago, dumami ang attender. Dumami, Panginoon, ang mga naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin lahat ng mga preachers, international preachers, PFCC preachers, kami Amor Solo. Sa pangunguna po ng aming head, Brother Ray M. Vargas, ang kanya pong pamilya, pagpalain mo rin. Maging si Brother Joe Tanyahora, lahat ng mga elders, assistant elders, SBD, mga choir workers from Monday hanggang Sunday, pinipray ko po, Lord, ang mga leaders ng lahat ng ministry at lahat ng leaders ng lahat ng PFCC from Monday to Sunday. I-bless mo po, Lord God. Pagpalain mo kung buong mundo, Lord, malusaw na ang COVID at magkaroon na po ng gawain dito sa Hong Kong. Sa mga nanghihina, palakasin mo po sila, Lord. Sa mga nalulupaypay, palakasin mo po sila, El Shaddai. Sa mga nakararanas, O Lord God, ng mga problema, ibigay ang kagalingan, kalakasan. Sa mga kapatid namin na wala ng mahal sa buhay, pagpalain mo po sila, Lord. Ikaw magpalakas po sa kanila. At sa lahat, Lord, ng iyong mga manggagawa at attender na nag-backslide at nawala, babalik sa ngalan ni Jesus. At sila po'y muling tutugon sa iyong panawagan. Mangungusap ka po sa kanila, El Shaddai. At ibibigay po ang tagumpay. Pagpalain mo po, Ama, ang buong Hong Kong, buong mundo, Panginoon, lahat ng mga namamahala, ang gamot. We pray for our immune system, Lord. Palakasin mo ang aming immune system. At sa mga kapatid pong nandyan sa iba't ibang lugar, sa bundok, dyan po, Lord God, sa mga namamasyal, dasmot ingatan, gabayan sa mahan. Salamat po sa hapong ito. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagkilos. Alam ko po, Diyos ka makapangyarihan na magbibigay tagumpay sa buhay ng bawat isa. Salamat po na ang El Shaddai, ang himala, himala, himala na dumating na sa aming buhay. Ang pagpapala at pagkilos mo, Lord. At lahat ng ito, aming inaangkin ang katubunan. Nais mo na po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Tayo po ay magsalmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkubkob ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggal lang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sana pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at ang titiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ikataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayok at silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Nang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinamang tao ko'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ang mabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salon. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako taligdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Finally, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Tayo ay sumambat magpuri. Maraming salamat po sa inyo lahat. Brother Philip, maraming salamat. God bless you, Sister Edeline. Yung isa pang sister natin nasa Canada, God bless. Maging nanda, o Brother Jeffrey, Sister Judy, God bless. Sister Chi, Sister Isabel, Sister Gemma, Sister Jessica, Sister Mining, Sister Joy, Sister Nina, Sister Sabe, Eva, Sister Lisa Javier, Sister Glo, Sister Esther Del Rosario, Sister Sonia, Sister Elma, Galaxy A20, Sister Josie, Emson, Sister Malu, ayan, Agapito, God bless you, Sister Malu, God bless you, ayan, Tapalayan Daniel Shaddai, God bless you, maging sa mga nagkarawa, ayan, si Ate Fanny, happy birthday, yung mga nanonood sa FB Live, God bless po. God bless! Yan! Praise the Lord! Lahat po ng mga sisters nating nanonood, kasama natin! God bless po sa inyong lahat! You know, Sister Chet! Sister, God bless you! Sister Agnes! Yan, God bless, Sister! Sabi niya? Sister Ellen, Dumdum, Goddess Brother Ring, Sister Betty, salamat po. Finally, 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 may asawa na, ang walang asawa. Yes, finally. God bless Sister Carol, Sister Caridad. Yan, Valentine, Sister Betty. God bless you po. Salamat. At sa prayer ng lahat, happy anniversary, Brother JR, Sister Brenda. You know, may cake, may cake. Yes, thank you, Sister Rose. God bless. Sister Dolores. God bless you. Brother Danny. Sister Brother Danny, saan yan? Sister Grace. Kakasal ka na. God bless. Ito si Brother Danny. Oh, ang sarap ng kain ni Sister. Akos. Oh, California, USA! Brother Danny! LA Mother Chapter! God bless po sa inyo! Salamat po sa inyong pagsama! God bless! Diyan sa Madrid! Diyan sa Spain! Sa Russia! Singapore! Malaysia! Macau!
Israel, Sambar, Germany, Switzerland, kabilang bundok. God bless po. Sa lahat na may birthday, happy birthday, Sister Eva. God bless you, Sister Eva. Bebe, God bless you. Sister Cherry, finally. Yan, sa kabilang bundok, yes. Sister Marlene. Finally. Salamat po kay Sister Rose. Yan, si Rodan Berer. Yan po sa Canada, si Brother Dennis po yata yun, no? Salamat po sa inyo. Yes! Finally! Watching from Thailand! Yan, Sister Galaxy K7, Thailand! God bless po, Thailand! Yes! Finally! Salamat po ng maraming marami. Palapakan natin si El Shaddai. To God be the glory! Hallelujah! Ang hangarin po ng ministry ito sa pangungunan ni Brother Mike ay ma-spread ang mabuting balita ni El Shaddai. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama. Salamat po sa lahat ng mga taga Hong Kong, sa iba't ibang bansa. Maraming salamat. Patuloy niyo po kami panalangin ang inyong abang lingkod. Salamat kay Brother Mike na nagtiwala po sa atin. So, in behalf of our servant leader, Brother Mike Sevilarde, kami po ni Brother JR ay nagpapaalam. Ayan na po si Brother JR. Magpapakita na sa inyo. Ayan, ayan. Batiin natin. Happy anniversary! Happy! Happy anniversary, happy anniversary, happy, 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 happy anniversary. Yun, happy anniversary sa inyo. At hindi lang kay Brother JR, sa lahat po ng nanonood na anniversaryo din, happy anniversary at sa May birthday, happy birthday. God bless po mga kapatid sa pananampalataya. See you tomorrow. I love you tomorrow. I love you tomorrow. Sa akin, Sister Wife, Sister Rhea. I love